isang bata ang namamatay dahil sa gutom sa iba't ibang panig ng mundo, ayon sa United Nations. Dito sa Pilipinas, tila hindi rin nawawala ang problemang ito. Nang araw na bisitahin namin ang pamilya ni Mang Roger, nakatakdang ilibing ang 11 buwang gulang at bunsong anak niyang, si Junior. Noon na kami binigyan ng sapagkakataon ba? Dahil sa mahirapan, wala kang panggastos. Pangangalakal ng basura ang ikinabubuhay ng mag-anak sa dump site dito sa Tondo, Manila. Hindi raw sapat ang kinikita nila para tugunan ng pagkain ng 5 nilang anak. Sinumamasura lang po ako. Sino lang naman po yung kinikita na sa araw-araw pinatakasya ko. Ang 50. Nakakasya ko po yan para sa aming lahat para makakain lang ng anak po. Ayon sa death certificate, ang ikinamatay ng isang taong gulang na si Junior ay severe malnutrition at sinabayan pa ng matinding pneumonia. Malnutrisyon o kakulangan sa nutrisyon dala rin ang kakulangan sa masustansyang makakain. Lumalabas na hindi raw kinaya ng murang katawan ng sanggol ang matinding gutom at kawalan ng sapat na makakain. Lumang tugtugin na ang problema sa gutom. Ayon sa survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS nitong Oktubre, bumaba ang kabuuang bilang ng mga nagugutom sa bansa ngayong second quarter ng taon. Mula 3.7 na milyong pamilyang nagugutom noong first quarter o unang tatlong buwan ng taon, nasa 3.2 na milyong pamilya na ito noong Setyembre. Gayunman sa Metro Manila, lumabas na mas tumaas ang bilang ng mga nagugutom na pamilya. Mula sa 500,000 at 50,000 pamilyang nagugutom noong unang tatlong buwan ng taon, nasa 600,000 pamilya na ito ngayon. Ayon sa National Nutrition Council, pangunahing dahilan daw nito ang kahirapan at ang patuloy na dumaraming bilang ng mga naninirahan dito sa Kamaynilaan. Sa tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, mula 400,000 bilang ng illegal settlers dito sa Metro Manila noong 1998, nasa mahigit 500,000 pamilya na ito ngayong 2009. Ang lahat ng mga tao sa probinsya magpupuntahan dito sa Metro Manila, kita naman natin, no, lumolobo yung ating populasyon, dumadami yung bilang ng mga taong naririto na. Meron mga budgetary allocation, pero kung titingnan natin yung bilang ng nangangailangan, kung minsan talaga yung ating budget ay hindi enough to provide the services to all of those na na-identify na in need or hungry. Dito sa dump site ng Tondo, Maynila, nakilala rin namin si Alvin, 23 taong gulang. Kuya, ano pong nangangagbukod sa mga kalakal? Pagkaan. May narito po ka ba? Wala nga po. Pagkatapos ng 2 oras na pangangalahig, umuwi si Alvin sa kanyang umaasang pamilya. Walang bitbit na kahit anong panlaman sa kumakalam nilang sigmura. Alas 3 na ng hapon, pero hindi pa nananghalian ang pamilya ni Alvin. Ang kanilang 2 anak na sina Aljun, 11 buwang gulang, Alvin, 3 taong gulang, walang pigil sa pag-iyak, dala marahil ng kawalan ng mga sikmura. Anong ginagawa niya pag walang makain? Pag di siya nakakain, galit siya sa akin, nagwawala yan. Wala rin pa ako magawa, kundi umiyak. Ngayon po, tapos pagkain ko yung gutong-gutong na anak ko, gumagawa po ako ng parang para makakain po siya. Kaya kahit walang tiyak na pambayad, nangutang na lang ng isang daing at kaunting kanin ang mag-asawa. Babayaran mo yan, mamaya, ha? Salamat po ka sa ano. Pag-ibig ko natin.
walang pambili ng gatas, tubig na hinaluan ng asukal ang pinapainom ng mag-asawa sa sanggol. Mag-iisang taon na si Aljun, pero malayo sa kanyang edad ang itsura at nagagawa ng sanggol. Payat na payat ang sanggol at wari may dinaramdam. Bakit ang tamlay niya? Ganyan na ba siya lagi? Mula nung magkasakit?